bago naging kilabot ng Cavite, ay dating kilala si Ernesto o Istong na mabait na anak at matulungin sa pamilya. Bata pa lang nang magsimula siyang magbalat ng buto dahil maagang naging baldado ang kanyang ama, sanhi ng isang aksidente sa pinagtatrabahuhan itong pabrika. Ang kanyang ina naman ay paglalabandera lamang ang pinagkakakitaan. Minsan ay tumutulong din ito na magbantay ng palaisdaan sa palengke ng kaibigan nito. Panganay na anak si Istong at may tatlo siyang kapatid na sina Cecilia, Goryo at Rudy. Dahil salat sa pera kaya, minsan lamang sila makakain ng tatlong beses sa isang araw. Madalas ay dalawa o isang beses lamang silang makakain at tuwing hapunan lang. Dahil sa awa sa kanyang mga magulang at kapatid, kaya naman nagtitiis Istong bilang kargador sa palengke. Kung ano-anong marangal na trabaho ang pinapasok niya, halos wala na itong pahinga. Sa umaga ay nagkakargador at sa gabi naman ay naglalako ng balot sa kanilang lugar. Kahit papaano ay medyo nakakaluwag-luwag na rin sila sa buhay dahil sa mga kinikita niya na agad niyang inaabot sa kanyang ina. Halos wala na siyang itira sa kanyang sarili dahil pamilya ang pinakauna niyang prioridad sa buhay. Siya rin ang gumagastos sa pag-aaral ng dalawang kapatid na sina Cecilia at Rudy. Samantalang ang kapatid na si Goryo naman ay madalas nasa barkada. Goryo, kung ako sa'yo, iwasan mo yung barkada mong yan. Mapapadali ang buhay mo sa kanila. Maniwala ka sa akin. Minsan niyang paalala sa kanyang kapatid. Hingin mo na kahit anong pabor sa akin, Manong. Pero hindi ko iiwan ng tropa. Sila lang ang sandalan ko kapag naging masama na naman ang tingin sa akin dito sa bahay. Ang sabi ng kanyang kapatid, ang akin lang naman ay nag-aalala ako sa iyo. Lalo na't palagi kong nababalitaan na madalas kayong nasasangkot sa gulo. Saka pwede mo naman akong sandalan kapag hindi mo na kaya. Ang sabi niya pa sa kapatid, huwag kang mag-alala, Manong. Palagi akong nag-iingat. Ang sabi naman ito. Hanggang sa nabalitaan na lang niya na nasangkot sa pagnanakaw ang kanyang kapatid at pinaghahanap ito ngayon ng batas. Hinanap niya ito upang pagsabihan at tulungan sumuko sa mga otoridad bago pa ito mapatay ng mga parak. Natagpuan niya sa isang inabando ng gusali ang kanyang kapatid na mag-isa lamang. Kitang-kita niya ang takot sa mukha nito. Patunay lamang ang panginginig nito, lalo na nang sabihan niya itong sumuko na sa otoridad. Hindi, Manong. Ayoko sumuko. Itutumba nila ako tulad ng ginawa nila kina Roldan. Kitang-kita kong itinumba nila sina Roldan kahit sumuko na sila. Wala na akong tiwala sa mga parak na yan. Kahit gusto niyang pasukuin ang kapatid, ay mas tangibabaw pa rin sa kanya ang pagiging kuya. Kaya kahit labag sa loob niya, ay tinulungan niya itong magtago. Hanggang isang umaga, ay hinalugog ng mga pulis ang kanilang bahay sa pag-aakalang doon nagtatago si Goryo. Wala po siya rito, tata, sabi ni Istong sa tinyente. Siguruhin niyo lang na hindi niyo siya tinatago. Dahil sa oras na malaman namin na itinatago niyo siya, idadamay namin kayo, ang sabi ng tinyente. Lalong natakot si Istong para sa buhay ng pamilya niya at sa kapatid na si Goryo. Dahil sa tono ng tinyente, ay daman niyang seryoso itong papanagutin ng kanyang kapatid sa kriming na gawa nito. Patunay lamang ang sunod-sunod na pagtumba ng mga parak sa mga kasamahan ng kanyang kapatid sa pagnanakaw. Kaya naman agad siyang nagtungo sa pinagtataguan ng kapatid na si Goryo at binigyan niya ito ng pera. Goryo, umalis ka na dito. Magpakalayo-layo ka. Kung pwede, huwag ka nang babalik dahil hindi ka nila titigilan. Ang sabi niya sa kapatid, pasensya na sa gulong na gawa ko, Manong. Kung mababalik ko lang ang panahon, nakinig na lang sana ako sa'yo. Ang sabi nito, huwag mo nang isipin yun. Nangyari na ang bagay-bagay. Ang mahalaga ngayon, makaalis ka. Sabi naman ni Istong. Umalis na ang kapatid at magkaiba sila ng direksyon na tinunguhan.
Mga ilang sandali pa ay nakarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril sa direksyon tinunguhan ng kanyang kapatid. Napatigil siya at nagtungo sa kabilang direksyon upang alamin kung ano ang putukan na iyon. Napatigil siya sa likod ng pader nang makita ang kanyang kapatid na nakabulagta na sa lupa dahil sa tama nito sa katawan. Buhay pa naman ito at paulit-ulit itong nagmamakaawa at sinasabing susuko na. Pero tinuluyan pa rin ito ng tinyente na ikinasama ng loob niya. Parang hayop na pinatay ng mga ito ang kanyang kapatid. At ang masakit pa ay hindi man lamang nila ito nabigyan ng katarungan. Pinalabas kasi ng mga pulis na lumaban ng kanyang kapatid. Kaya wala nang nagawa ang mga otoridad kundi ang barilin na lamang ito. Pero hindi talaga iyon ang tunay na nangyari. Kitang-kita niya ang lahat. Siya lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Kaya masakit para sa kanya ang manahimik. Dahil kahit na magsalita siya, ay wala rin naman silang magagawa. Tsak na sa huli, ay sila rin ang matatalo sa kaso. Matapos mailibing ang kapatid, ay hindi pa doon nagtapos ang lahat. Akala ni Istong ay magiging payapa na ang kanilang pamumuhay. Subalit nagkamali siya dahil panimula pa lamang iyon ng pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Hindi kasi siya tinigilan ng tinyente dahil nalaman nitong itinago niya ang yumaong kapatid mula sa mga alagad ng batas para pagtakpan. Hindi naman talaga iyon ang intensyon niya kung bakit niya tinulungan magtago noon si Goryo. Alam niya kasing itutumba nila ang kanyang kapatid kaya tinulungan niya itong makapagtago at makalayo dahil ayaw niya itong mamatay. Pero kahit anong paliwanag ang gawin niya ay hindi siya pinakikinggan ng mga tauhan ng tinyente. Matapos siyang gulpihin ay dinala siya ng mga ito sa tagong lugar at doon ay patuloy na pinahirapan. Kung ano-ano ang ginawa sa kanya, makita lamang nilang nahihirapan siya. Paulit-ulit siyang binubugbog at pinapalo. Pinakawalan din naman siya ng mga ito matapos ang pagpapahirap na iyon. Nagbanta rin ng mga ito sa kanya na kapag nagsumbong siya, ay papatayin nila ang kanyang buong pamilya. Sa kabila ng ginawa sa kanya, ay nanatiling tikom ang bibig niya. Wala siyang ibang pinagsabihan ng nangyari sa kanya at ang ilang araw niyang pagkawala, kahit na ang sarili niyang pamilya. Kung ano-anong palusot ang ginawa niya para lamang mapagtakpan ang ginawa sa kanya ng mga pulis na iyon. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Talagang mainit ang dugo ng tinyente sa kanya. Madalas itong naguutos ng mga tao para bugbugin siya. Pero ang hindi niya matanggap ay ang ginawa nilang pagdukot sa kapatid niyang si Cecilia. Paulit-ulit ng ginahasa ang dalaga. Pinagpasapasahan ito ng mga tauhan ni tinyente. At pagkatapos ay ibinigay sa isang grupo ng mga adik upang pilahan. Nang wala ng silbi sa kanila ang dalaga, ay pinaslang nila ito at itinapon ng bangkay sa isang ilog. Awang-awa si Istong sa sinapit ng kapatid. Marami pa naman itong pangarap sa buhay. Gusto nitong maging isang guro at tuturuan daw siya nitong magbasa at magsulat dahil sa hindi siya nakapag-aral. Pangalan lang niya ang kaya niyang isulat. Halos man lumo siya sa sinapit ng kapatid. Nanginginig ang kanyang buong katawan nang dahil sa matinding puot sa mga gumawa ng karumalduman na iyon kay Cecilia. Wala siyang anumang sinabi. Mula nang mamatay ang kapatid, ay palagi na lamang siyang tahimik. Palaging malalim ang iniisip. Isinumpa niya sa puntod ng dalawang kapatid na ipaghihiginti niya ang mga ito. Kahit na buhay pa niya ang maging kapalit, titiyakin niyang isasama niya sa kanyang hukay ang mga gumawa nun sa kanyang dalawang kapatid. Parurusahan niya ang mga ito nang higit pa sa inaakala nila. Hanggang isang araw ay may nakapagsabi sa kanya kung sino-sino ang lumabastangan sa kanyang kapatid. Nasaksihan ng matandang si Mang Canor na madalas ay kung saan saan nakakarating ang nangyari sa kanyang kapatid. Sinabi nito sa kanya na may kinalaman ng tinyente sa nangyari sa kapatid niyang babae. Matagal na siyang kilala ng matandang pulubi. Palagi siya nitong nakikita sa palengke
at sa katunayan ay binigyan niya ito noon ng pagkain ayon sa matanda. Subalit hindi niya na iyon maalala pa. Matapos malaman ang lahat mula sa matandang pulubi, ay sinimulan niya nang alamin ang lahat ng tungkol sa tinyente. Kung saan ito nakatira at kung saan ito nagpupunta pagkaalis nito ng opisina. Nalaman niyang may dinadaanan itong isang babae sa isang bar. Isang araw ay tinambangan niya ang tinyente sa bahay nito. Nagdidilim ang paningin niya sa tuwing maaalala ang ginawa nito sa dalawang kapatid niya. Matinding puot ang nagtutulak sa kanyang gumawa ng krimen. Pero kasabay din ito ang matinding takot sa gagawin niya. Lalo na't isang parakang susubukan niyang patayin. At saka iyon din ang unang beses na papatay siya, kaya kinakabahan siya. Nagkaroon na sana siya ng pagkakataong gawin ang balak niya. Subalit hindi niya naituloy dahil muli siyang pinanghinaan ng loob. Isang araw ay muli na naman siyang dinukot ng mga tauhan ng tinyente upang ipabugbog ito. Mukhang hindi na talaga siya nito titigilan pa hanggat nabubuhay siya. Patong-patong na ang kasalanan nito sa kanya. At sa puntong iyon, ay tila nagsawa na ito sa paglalaro sa kanya. Kaya naman, tinapos na nito ang buhay niya. Binarilis siya ng tinyente at itinapon sa isang tulay ang kanyang bangkay na nakasilid sa sako. Mabuti na lamang at saktong naroon sa lugar na iyon ang matandang pulubing si Mangkanot. Kaya naman nagawa siya nitong maisalba sa tiyak na kamatayan. Mahigit isang linggo na rin siyang walang malay. At nang magising siya, ay nasa kubo siya ng matanda. Dumito ka muna at magpagaling. Walang nakakaalam ng lugar na ito. Ang sabi ng matanda. Pero ang pamilya ko. Ang sabi niya. Ay nako, huwag mo muna silang alalahanin at maayos lang sila. Napansin din ni Istong ang kwintas na bala na suot niya. Sinabi ni Mangkanor na ibinigay nito sa kanya ang kwintas na iyon at mabisang proteksyon daw iyon sa tama ng bala at sa anumang sandata. Matagal nang nasa akin ang kwintas na yan. Nagmula pa yan sa isang sundalong namatay noon sa tabi ko nung panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ang sabi niya, isa raw agimat yan. Ewan ko ba kung agimat yan, bakit siya namatay, hindi ba? Kaya sa'yo na yan. Baka sakaling maging totoong ang agimat yan. Ngunit ang inaakala ni Istong na isang ordinaryong kwintas lang ay isa nga talagang agimat. Dahil nang minsan ay aksidenteng nataga niya ng itakang daliri niya habang nagsisibak siya ng kahoy. Subalit hindi man lang naputol ang daliri niya. Sa halip ay naramdaman pa niya na para siyang nakataga ng isang bakal. Kung kaya naman muli niyang sinubukan kung talaga bang totoo ang nasaksihan niya o baka guni-guni lang. Sinubukan niyang putulin ang hiniliit niya gamit ang itak. At laking gulat niya nang hindi ito naputol. Muli niya ring naramdaman na para siyang tumaga ng isang bakal. Hindi pa siya nakontento at sinubukan uli niya ang kakayahan ng kwintas na bala. Sinubukan niyang tusukin ng itak ang kanyang palad. At nagulat siya nang hindi man lamang nasugatan ng kanyang palad. Pakiramdam niya ay parang naging kasintigas ng bakal ang katawan niya. Mukhang tunay nga ang kapangyarihan ng kwintas at isa nga itong agimat. Sa pagkakataong iyon ay nagkaroon siya ng lakas na loob na ituloy ang matagal niya ng gustong paghihiganti. Nawala rin ang takot sa dibdib niya nang dahil sa agimat na tinataglay niya. At sinimulan niya na nga ang kanyang paghihiganti. Hindi sa mga galamay nito, kundi sa mismong ulo. At iyon ay ang tinyente. Hinintay niya muna itong matapos sa babae nito sa bar. At pagkasakay nito sa kotse para umuwi na, ay binulagan niya ito sa loob ng sasakyan. Kaagad niya itong tinutukan ng patalim sa liig. Kapag kumilos ka ng masama, todas ka. Ang sabi nito, Istong. Gulat na gulat ito nang makita siyang buhay. Paanda rin mo ang sasakyan. Ang utos niya rito
Sa takot ng tinyente na baka tuluyan siya nito, ay sinunod na lamang nito ang sinabi ni Istong. Dinala siya nito sa isang abandonadong bodega ng mga bakal. Isinabit niya ang tinyente sa bakal sa itaas. At sa ibaba nito ay may mga bakal na nakatayo na pwedeng tumusok sa katawan nito sa oras na mahulog ito. Nanihimik ako sa ginawa niyo kay Goryo. Pero sa pagpatay niyo kay Cecilia, hindi ko yung mapapalagpas. Ang sabi ni Istong. Nagmamakaawa ako sa iyo, Istong. May mga anak ako. Buntis pa ang asawa ko. Kapag pinatay mo ako, paano na lang sila? Parang awa mo na. Takot na takot ang pagmamakaawa ng tinyente. Marunong ka rin naman palang magmakaawa. Eh sa kapatid ko bang babae, naawa ba kayo? Binaboy niyo siya. Halang ang mga kaluluwa niyo. Parang wala kayong mga ina. Hindi sapat ang isang kamatayan lang para sa iyo. Kaya namang uunti-unti ang kita, tinyente. Binaril niya ang tinyente sa hita gamit ang sarili nitong baril. Minura siya nito dahil sa ginawa niya at muli niya itong binaril sa braso. Napahiyaw na lamang ito lang dahil sa sobrang sakit. Binaril niya rin ito sa balikat at muli siya nitong minura. Ramdam niya ang magkahalong galit at takot nito sa kanya. Ngunit sa puntong iyon ay tila na puno talaga ang puot ng puso at isip niya. Ni hindi niyang magawang maawa sa tinyente. Kapag pinatay kita, pwede pa namang makahanap ng ibang asawa mo. Bata pa naman siya. Tsak na marami pang lalaking papalit sa iyo sa buhay niya. Ang sabi niya sa tinyente, sa kanya ito binaril sa pribadong parte nito na dahilan naman para mapahiyaw uli ito nang dahil sa matinding sakit na nadama. Paulit-ulit din siya nitong pinagmumumura nang dahil sa ginagawa niya. Alam mo bang wala kang karapatang mabuhay dahil isa kang basurang opisyal, tinyente? Tumba ka na. Binaril niya ito sa ulo na dahilan ng mabilis na pagkasawi nito. Matapos ang pagpatay ni Istong sa tinyente, ay isinunod niya ang mga tauhan nito. Parehong paraan sa pagpatay niya sa tinyente ang ginawa niya sa mga tauhan nito. Isang tama sa hita, braso, balikat, sa pribadong parte at sa noo. At ang ginamit niyang baril ay ang mismong baril ng tinyente. Nang maitumba na niya ang mga pulis na sumira sa pamilya niya, ay isinunod naman niya ang grupo ng mga adik na huling gumalaw sa kapatid niyang babae. Ibang paraan naman ang pagpatay ang ginawa niya sa mga ito. Pinahirapan niya ang mga ito at pare-parehong pinasabog ang maaari. Dahil sa sunod-sunod na mga patayang naganap, hindi lang sa mga pulis, pati na rin sa grupong hawak ng tinyente, ay naging magulo ang imbestigasyon ng pulisya. Hindi nila matukoy kung sino ang salarin, lalo na marami rin talagang nakabangga si Tinyente de Leon. Nagtungo si Istong sa puntod ng dalawang niyang kapatid. Habang pinagmamasda ng dalawang puntod, ay muli niyang naalala ang pangarap ng kapatid na si Cecilia. Umaalingaw-ngaw din sa isip niya ang tinig ng kapatid na si Goryo habang namimingwit sila noon ng isda sa ilog. Kasabay noon ay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Patawarin niyo sana ang manong niyo. Hindi ko man lang kayo naprotektahan. Muling bumalik sa dating tahimik ang buhay ni Istong matapos niyang paslangin ng mga taong sumira at pumaslang sa kanyang dalawang kapatid. Bumalik din siya sa pagkakargador sa palengke upang maitaguyod ang pag-aaral ng bunsong kapatid na si Rudy. Salamat, manong ha. Kahit halos wala ka ng itinitira para sa sarili mo, ginagawa mo pa rin ang lahat para sa pag-aaral ko. Pangako, kapag nakatapos ako at nakahanap ng maayos na trabaho, ako naman na magbibigay ng pera sa inyo ni Naita at Inay. Ang sabi ng bunsong kapatid. Ay nako, ayos lang yun. Ano ka ba? Hinawakan niya pa ito sa ulo habang nakangiti siya. Hanggang isang gabi, habang pauwi siya dala ang pasalubong niya para sa kanyang pamilya, ay bigla siyang hinarang ng isang grupo ng mga maton sa kanilang lugar.
Hoy, Stong! Ibigay mo sa amin ang pera mo kung gusto mo pang makauwi ng buhay. Sabi ng isa sa mga lalaki. Anak ng patig naman. Ang lalaki ng katawan nyo. Hindi kayo magbanat ng buto. Ang sabi niya. Sa sinabi niyang iyon, ay agad siyang pinagtulungan ng mga lalaki. Hanggang sa isa sa mga ito, ang biglang sumaksak sa kanya sa likod. Subalit nagulat ito nang bumaliko ang patalim nito dahil sa tigas at tibay ng katawan ni Istong. Pabira! Ang tigas ng katawan mo! Gulat na sambit ng lalaki. Ngumisi lamang siya at saka sinipa ang lalaki. Nagawa niyang mapatumba ang anim na lalaking iyon. Matapos nun ay umalis na rin siya sa lugar para makauwi na. Kinabukasan ay muli siyang tinambangan ng grupong nakasagupa niya nung gabi. May mga kasama na sila ngayon na nasa 10 katao. Agad siyang minura ng lalaking sumaksak sa kanya. Hindi ko alam kung anong klaseng demonyo ang nakakapit sa iyo. Pero sisiguraduhin kong dito sa mga bago naming kasama. Tutumba ka na! Mga kalalaya lang ng mga yan. Marami na silang itinumbang mga preso sa loob. Bakit ba ang init ng dugo nyo sa akin? Ang dami namang mapera dyan na pwede nyong biktimahin ha. Bakit ako pa talaga ang napili nyo? Kakapiranggot na nga lang ang kinikita ko. Hindi pa siya natatapos magsalita, ay agad siyang inatake ng isang lalaki. Kaliwat kanan suntok at sipa naman ang ipinatikim niya sa mga ito. Isa naman sa mga lalaki ang biglang umampas sa kanya ng tubo. At laking gulat nito nang mayupi ang tubo at parabang inihampas niya ito sa bakal. Ginamit ni Istong ang laki ng katawan niya upang mapabagsak ang mga kalaban. Muli namang naglabas ng patalim ang lalaking sumaksak sa kanya kagabi. Ngunit sa pagkakataong iyon ay balisong na ang ginamit nito. Sinubukan siya nitong saksakin. Subalit muli itong nagulat nang bumaliko ang dulo ng patalim nito matapos tumama sa katawan niya. Anak ng pating! Pati ba naman ito? Walang talab sa'yo! Ang sabi pa ng lalaki. Hinawakan niya ito sa balikat at susuntokin na sana niya ito. Subalit nagmakaawa ito sa kanya. Nangako rin ang mga kasama nito na hindi na uli siya kakantiin kahit kailan. Siguruhin niyo lang ha. Dahil kapag ginuli niyo pa ako uli, sa susunod tutuloyan ko na kayo. Ang sabi pa ni Istong, dali-dali namang umalis ang mga lalaki at nagkakandara pa ang mga ito sa kama madali nang dahil sa takot sa kanya. Minsan isang gabi, habang nagtitinda siya ng balot sa 10 oras ng gabi, ay nakakita siya ng dalawang lalaking bumaba sa isang van at may itinapon itong sako sa tulay. Kaagad din namang umalis ang mga ito na sakay ng van. At kinaumagahan ay may natagpo ang bangkay ng babae sa ilog na malapit sa tulay kung saan niya nakita ang mga lalaki kagabi. Ang bangkay ng babaeng iyon ang laman ng sakong itinapon ng mga hindi kilalang lalaki na sakay ng itim na van. Hinihinala rin ginahasa at pinahirapan ng babae bago ito pinatay. Patunay lamang ang mga pasan ito sa buong katawan. Nagtanong-tanong si Istong patungkol sa pagkakakilanlan ng babae. Napag-alaman niya na taga-Cavite rin ito sa kabilang bayan lang. Pumunta siya sa gabi ng burol nito sa tahanan lang din ng biktima. Marami ang nakiramay dahil na rin sa kilala ang mga magulang ng biktima na mabuti at matulungin sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng kabutihang ipinakita nila sa kapwa, ay ganun pa rin ang sinapit ng kanilang anak. May nakita rin siyang pulis na dumating doon. Ibang kutob niya sa pulis na iyon. Hindi kasi ito nagpunta roon para sa imbestigasyon ng biktima. Ayon sa isa sa nakikiramay na pinagtanungan niya, ay hindi rin kaano-ano ng pamilya ang pulis. Doon na siya napaisip kung papaano ito nagawi roon at nakiramay. Ganong hindi naman nila ito kamag-anak o kapitbahay. Malakas ang kutob niyang may kinalaman ng pulis sa pagkamatay ng dalaga. Muling nakipagkita si Istong kay Mang Kanor. Hindi pa kasi siya pinapanganak ay batang kabitin ang matanda.
tsak na matutulungan siya nitong alamin ang tungkol sa pagkatao ng pulis. At hindi nga siya nagkamali dahil ayon sa matandang pulubi ay sangkot daw ito sa ilang mga illegal na gawain at isa na roon ay ang pagdukot sa mga babae para pagsamantalahan. Ngunit malinis gumawa ng krimen ng pulis kaya hanggang ngayon ay malaya pa rin itong naipapagpatuloy ang mga hindi maganda nitong gawain. Alam naman ng matanda ang balak niya. Lalo't alam din ito na siya ang tumira sa dating tenyente at ang mga tauhan nito. Kaya naman pinalalahanan siya nito. Ingat lang, Istok. Maimpluwensya si Sargento. Galamay siya ng isang malaking sindikato sa buong Cavite. Baka balikan niya ang pamilya mo. Paalala ng matanda. Nagdalawang isip noon si Istong kung itutuloy pa ba niya ang pagligpit sa pulis. Maaari kasing magkatotoo ang sinabi ni Mang Canor na pwedeng ang pamilya niya ang balikan ng mga kasamahan nito. Kung siya lamang kasi ay kaya niyang harapin ng mag-isa dahil meron siyang agimat. Pero tiyak na hindi ang pamilya niya dahil mga ordinaryong tao lang naman sila. Pero muli niyang naalala ang nangyari sa kapatid na si Cecilia na kinasangkutan din ng mga pulis. Kaya naman muling nabuhay sa loob niya ang matinding puot niya sa mga pulis. Sa halip na matakot para sa buhay ng kanyang pamilya, ay mas nangibabaw sa kanya ang pagkahayok na itumba ang sarhento upang mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng dalagang biktima nito. Muli niyang ginamit ang baril ng itinumba niyang tinyente upang itumba ang panibagong pulis na nasa kanyang listahan. Matyaga siyang nagantay sa labas ng presinto. Ngunit sadyang matinik ang pulis dahil palagi itong may kasamang mga tauhan. Kaya naman pinalagpas niya muna ang mga sandaling iyon. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng barilan sa isang palengke dahil sa mga magnanakaw ng bangko na tinutugis ng mga pulis sa pamumuno ng Sarento. Kahit nagkakabarilan na, ay matapang na sumuong doon si Istong upang itumba ang pulis na kanyang pakay. Inikutan niya ito at nang magkaroon na siya ng pagkakataong barilin ito, ay bigla naman ito tumakbo at hinabol ang mga kriminal na dahilan upang hindi niya maituloy ang pagkalabit ng gatilyo. Muli niya itong sinundan at nang muli siyang magkaroon ng pagkakataon, ay pinaputokan niya ito sa likod. 6 na bala ang tumama sa likod ng Sarento. Kaagad namang umalis si Istong matapos barilin ng pulis. Nakita naman siya ng mga kasama nito at hinabol siya. Pinaputokan din siya ng mga ito, subalit walang talab sa kanya ang mga bala. Hindi niya pinansin ang mga balang tumama sa kanyang katawan. Basta tuloy lamang siya sa pagtakbo hanggang sa hindi na siya nahabol pa ng mga pulis. Nang mga sumunod na araw, ay pinuntahan niya ang puntod ng dalagang biktima ng Sarento. Nilatagan niya ito ng mga bulaklak. Nagulat na lamang siya nang may babaeng nagtanong sa kanya kung sino siya. Natulala lamang siya sa babae dahil napakaganda nito. Iyon na yata ang pinakamaganda sa mga nakita niya. Ako si Istong. Pagpapakilala niya, nakita kita sa burol ng kapatid ko. Magkakilala ba kayo? Ang tanong ng babae. Doon pa lang niya nalamang kapatid pala nito ang nasa puntod. Hindi. Pero naalala ko sa kanya ang kapatid kong babae. Parehas kasi sila nang ikinamatay. Matapos niyang sabihin iyon, ay nagpaalam na rin siya sa babae. Hindi siya matahimik matapos makita ang babaeng iyon sa sementeryo. Pakiramdam niya ay doon pa lamang nabihag ang kanyang puso. Hindi niya sukat akalaing tatamaan ng pag-ibig ang bato niyang dandamin. Kaya naman inalam niya ang lahat patungkol sa babae. Ang pangalan nito ay Rosana. Tulad ng pangalan nito, ay kasing ganda ito ng bulaklak. Hindi nakakasawang pagmasdan at sobrang nakakahalina sa kanyang paningin. Linggo-linggo niyang dinadalaw ang puntod ng kapatid nito. Nung nabubuhay pa kasi ang kapatid, ay malapit na malapit ang dalaw sa isa't isa. Kaya naman nung namatay ang kapatid nito, ay para itong napilayan ng kabilang paa. Madalas niya itong nakikitang umiiyak sa puntod ng kapatid.
hindi pa rin ito natatanggap ang nangyari. Nilapitan niya ito at inabutan ng panyo. Sa halip na magulat at matakot, ay hindi ganun ang nangyari. Dama kasi nitong mabuting tao siya, kaya tinanggap nito ang panyo at pinahid ang mga luha nito. Sandali silang nagkakwento doon sa sementeryo. Ang mga sandaling kwentuhan na iyon ay naging madalas pa habang tumatagal. Sa sementeryo sila madalas nagkikita dahil hinihigpitan si Rosana ng ama nito sa mga lalaking nakakausap nito. Gusto kong harapin ang magulang mo upang magpakilala sa kanila. Gusto kong malaman nilang tapat ang pag-ibig ko para sa iyo. Ang sabi niya sa dalaga, natatakot lamang ako sa posibleng gawin sa iyo ni Itay. Nag-aalalang sabi nito. Ngumisi lamang siya. Huwag kang mag-alala. Nakahanda ako sa Itay mo. Basta itago mo lang yung itak niya. Biro pa ni Istong na dahilan upang mapatawa ang dalagang sinisinta. Formal na humarap si Istong sa mga magulang ni Rosana. Galit naman ang ama ng dalaga dahil meron na pala itong nobyo. Pero hindi man lang nito sinabi sa mga magulang. Malinis po ang intensyon ko sa inyong anak, Itay. Ang sabi ni Istong. Huwag mo akong maitay-itay dyan. Baka tamaan ka sakit. Sabi ng Ginoo sa kanya. Anak, ang daming mga nanliligaw sa iyo mga disente ang pamumuhay. Tapos babagsak ka lang sa isang gaya nito. Itinuro pa ng Ginoo si Istong. Itay, ano po bang masama kay Istong? Saka mahal ko po siya. Sa kanya ko po naramdaman ang pag-ibig na hindi ko nadama sa iba kong manliligaw. Bigla naman tumayo ang Ginoo at kinuha ang itak nito. Sinubukan itong tagain si Istong dahil sa galit nito. Tumayo naman si Istong at buong tapang na sinalubong ang itak. Ngunit hindi iyon itinuloy ng Ginoo. Nagulat lamang ito sa ginawa niyang pagsalubong sa itak. Ni hindi rin siya nakitaan ito ng katiting na takot sa muka o ng kahit na pagkurat man lang. Tulad po na sinasabi ko, malinis po ang intensyon ko sa inyong anak. Ang sabi pa ni Istong. Sigurado ka bang mahal mo talaga ang lalaking ito? Tanong pa ng Ginoo sa anak. Opo, Itay. Mahal na mahal ko po siya. Ang sagot ng dalaga. Hoy, lalaki! Pakasalan mo yung anak ko ha. Dahil kung hindi, tutuluyan kita. Pagbabanta pa ng Ginoo at saka muling inilabas ang itak nito. Maraming salamat po. Masayang sabi ni Istong at saka kinuha ang kamay ng Ginoo at nagmano ito. Ikinasal sina Istong at Rosana makalipas lamang ang ilang linggo. Napakasayang pareho ng dalawa ng mga araw na iyon. Hindi rin makapaniwala ang kanilang mga magulang na mag-asawa na sila ngayon. Ngunit ang tahimik na sana nilang pamumuhay ay guguluhin ng mga hindi magandang nagawa noon ni Istong. Nalaman na kasi ng mga pulis na siya ang pumatay sa sarhento, maging sa tinyente at mga tauhan nito. Kaya naman naging wanted siya, hindi lang sa mga otoridad, pati na rin sa mga sindikatong kinasasangkutan ng sarhentong itinumban niya. Nagpatupad din ng pulisya ng shoot to kill order para lamang sa kanya. Sa takot na baka madamay ang kanyang asawa at ang sanggol sa sinapupunan nito, ay mas minabuti niyang pauwi na lamang muna ito sa mga magulang nito. Siya naman ay pansamantalang nagtago. Isa lamang ang tumatakbo sa kanyang isip ng mga sandaling iyon. Hinding-hindi siya pahuhuli ng buhay sa mga pulis dahil wala na siyang tiwala sa kanila. Tinulungan din siya ng grupong nakabangga niya noon na nagtangkang humold up sa kanya. Matagal na raw siyang hinahanap ng mga ito, subalit hindi siya matyempohan ng grupo. Nabalitaan kasi ng mga ito na pinaghahanap siya ng batas at ganun din ng isang malaking sindikato sa Cavite. Gusto ng grupo na pabagsakin ang mga sindikato upang sila na ang maghari sa buong Cavite. At si Istong ang gusto nilang maging pinuno. Hindi naman tinanggihan ni Istong ang nais mangyari ng mga ito. Mas mabuti na rin iyong may grupo siyang masasandalan, lalo na ngayon marami ang naghahanap sa kanya.
Habang pinaghahanap siya ng batas, ay sinalakay nila ang sindikatong nag-ahari-harian noon sa buong Cavite. Inunahan niya na ang mga sindikato bago pa siya mahanap ng mga ito. Kaliwat kanang putukan ang naganap sa loob ng isang bodega na naglalaman ng mga iligal na baril. Isa-isa niyang pinatumba ang mga kalabang makikita niya. Nagulat na lamang siya nang barilin siya ng mga kalabang hindi niya namamalayan na nasa kanyang likuran. Natumba naman siya dahil sa tama sa likod. Nilapitan pa siya ng mga lalaki at agad siyang tinadtad ng bala sa kanyang katawan. Nang masiguro na ng mga ito na hindi na siya mabubuhay nang dahil sa tama ng bala, ay umalis na rin ito sa lugar na iyon. Ngunit bago pa man tuluyang makaalis sa mga ito, ay siya naman ang gumanti ng putok. Nagimbal naman ang mga ito nang makitang buhay pa siya at wala man lang ni isang galo sa katawan. Hindi makapaniwala ang mga lalaki. Pinagmumura siya ng mga ito at paulit-ulit na sinasabihang may sa demonyo raw siya. Nginitian lamang niya ito at sa kanya ito pinagbabaril. Nagawa niyang magapi ang sindikatong nag-ahari-harian sa buong Cavite na dahilan upang maging matunog ang pangalang Istong Batong Bakal na kilabot ng Cavite. Tinawag siyang ganoon dahil ayon sa sabi-sabi ay parang pinagsamang bato at bakal daw ang katawan niya. Hindi raw siya tinatablan ng mga sandata. Ngunit ang namamayagpag pa lamang nilang grupo noon sa buong Cavite ay isa-isang pinabagsak ng mga parak sa pamumuno ni Kapitan Manalo. Naging masikip na para kay Istong ang Cavite, kaya naman lumuwas sila sa Maynila para pansamantalang magpalamig. Sinalo naman sila doon ng grupong kasangga ng mga kasama niya sa Cavite. Mahigit 2 taon din siyang nanatili sa Maynila. At nang bumalik siya ng Cavite upang silipin ang kanyang mag-ina, ay mahigit 1 taon na ang kanilang panganay na nung umalis siya ay nasa sinapupunan pa ng asawa. Pasensya ka na, Rosana. Ang sabi niya sa asawa, huwag kang magalala, naiintindihan ko. Ang akin lang, lumalaki na ang anak natin. Paano kung dumating ang araw na magkaisip siya at magtanong ng tungkol sa'yo? Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat? Sumuko ko na lang sa mga pulisistong. Sabi naman ng asawa, wala akong tiwala sa kanila. Tsak na itutumba lang nila ako pag sumuko ako. Ang sabi niya, agad naman siyang niyakap ng asawa nang dahil sa pag-aalala nito para sa kanya. Sinabi rin sa kanya ng asawa na nasa ospital daw ang kapatid niya dahil na lamang meron itong sakit sa atay at kailangan itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Gustuhin mang bumisita ni Istong sa ospital, kaya lang ay mahirap para sa isang tulad niyang pinaghahanap ng batas. Nataon naman na tumawag sa kanya ang dati niyang nakasagupa na ngayon ay kaibigan na niya na si Paeng de la Cruz. Nangangailangan daw ito ng tao para sa delikadong misyon na gagawin ito. Hindi na siya nagdalawang isip na sumama sa kaibigan para may maipa-opera siya sa kanyang kapatid. Mahigit ilang araw din silang nasa kagubatan ng Cagayan upang baybayin ang Cagayan River. Hindi makapaniwala si Istong sa mga kakaibang nilalang na nakasagupa nila doon. Akala niya, ang pagkakaroon niya ng agimat ang pinakakaibang bagay na naranasan niya. Subalit mas mahigit pa pala doon. Lalo na nang buwis buhay nilang harapin ang mga buhay na kalansay, pati na rin ang nilalang na tinatawag na San Telmo sa misteryosong barko ng kilalang si Magellan. Matapos ang misyon na iyon, ay mag-isa siyang bumalik dala ang isang bag ng mga ginto. Hindi na siya sumama pa sa mga kaibigan niya sa pupuntahan ng mga ito dahil lubana iyong mapanganib. Mas mapanganib pa iyong kaysa sa mga pulis na umahabol sa kanya. Pagka-uwi niya ng bahay, ay kaagad niyang pinakita sa asawa ang mga dala niya. Ipinaliwanag niya kung saan galing ang mga ginto. Hindi lubos maisip ni Rosana na mayaman na sila ng mga panahong iyon. Ngunit kung kailang makakapagsimula na sana sila ng panibagong buhay, ay saka naman minala si Istong. Nalaman kasi ng mga pulis ang pagdating niya sa kanilang lugar. Kaya naman kaagad na pinaligiran ng mga pulis ang kanilang lugar.
bantay ng mga otoridad ang lahat na maaari niyang labasan. Kaya naman talagang wala na siyang lusot sa pagkakataong iyon. Dali-dali namang ibinalita sa kanya ng isang tambay sa kanilang lugar na kakilala niya na may mga pulis sa labasan. Hindi na rin siya nagtagal pa sa lugar na iyon. Kaagad din siyang umalis. Bago umalis, ay ibinili niya sa asawa ang kanyang kapatid sa ospital. Nag-aalala naman sa kanyang asawa. Sumuko ka na lang, Stone. Umiiyak na sabi nito. Makinig ka, Rosana. Ang pagsuko ko sa kanila ay katumbas ng kamatayan. Gusto ko pa kayong makita ng anak natin. Kaya hanggat kaya ko, patuloy ko tatakbuhan ng batas. Kahit na habang buhay pa, kung yun lang ang paraan para makasama ko pa kayo na matagal. Sabi nito sa asawa at dali-dali nang umalis. Habang tinatahak niya ang iskinita sa kanilang lugar, ay nakasalubong niya ang ilang grupo ng mga pulis na papunta na sana sa kanilang bahay. Kaagad siyang napatakbo pabalik nang sabihan siya ng kapitan na sumuko na. Ngunit hindi siya sumuko. Nagpaikot-ikot sila sa mga iskinita habang ang mga bantay sa lahat ng labasan ay unti-unti na rin sumugod sa looban na dahilan upang unti-unti rin lumiit ang mundong ginagalawan niya. Binarli siya ng isang pulis at tinamaan siya sa likod. Subalit baliwala iyon sa kanya. Ni hindi man lamang siya nasaktan. Pinaputokan niya rin ang mga iba pang pulis na nakakasalubong niya. Subalit mabilis na nakapagtago ang mga ito sa gilid-gilid. Sa puntong iyon ay na-corner na siya sa isang lugar. Tumuko ka na, Estong Patumbakal! Ang sabi ni Kapitan Manalo. Huwag mong sabihin may anting-anting ka. Wala akong pakialam. Kahit sampu pa yung buhay mo, hindi ka sasuntuhin ng mga bala namin. Kaya hanggat maaari, sumuko ka na lang para matapos na to. Hindi ako susuko sa inyo, Kapitan. Tsak na papatayin niyo lang ako. Ilang beses ko nang nakita kung gaano karami ang tulad niyo mga parak. Nagmamalinis kayo sa mga uniforming suot nyo, pero nasa loob namang kulo nyo. Hindi lahat ng pulis tulad ng iniisip mo, Stong. Ang sabi ng kapitan, napaantanda na lamang si Stong dahil hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Kahit na may agimat siya at hindi tinatabla ng bala, ay nakakadama pa rin siya ng kaba at takot ng mga oras na iyon. Isko, alam kong walang kapatawaran ng mga ginawa kong kasalanan. Pero alam niyo naman ang dahilan kung bakit ko nagawa yun. Sana huwag niyong pabayaan ang pamilya ko. Sana huwag niyo rin akong pabayaan, Ginoo ko. Ang sabi niya sa Diyos Ama. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin siya sumuko sa mga pulis. Lumaban siya hanggang sa huli. Tinangka niyang paputokan ng grupo ng mga pulis sa direksyon tutunguhan sana niya. Subalit tinadad siya ng mga ito ng bala hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak. Bigla naman dumating ang kanyang asawang si Rosana at niyakap siya nito. Huwag niyo na po siyang paputukan! Susuko na po siya! Umiiyak na sabi ni Rosana sa mga pulis. Stone! Sumuko ka na! Huwag ka nang lumaban! Umiiyak na sabi naman ito sa kanya. Dahilan upang di na siya lumaban pa kahit na kaya pa niyang lumaban. Nilapitan siya ng kapitan at laking gulat nito nang wala man lang makitang ni isang sugat sa katawan niya. Iba't ibang klaseng kalibreng baril ang ginamit sa kanya at napakaraming bala ang tumama sa kanyang katawan. Ngunit ni isang bala ay wala man lang bumaon sa kanya. Tinitigan na lamang siya nito at ganun din siya rito. Huwag kang mag-alala. Sinisiguro ko namang walang sinumang gagalaw sa iyo sa loob. Ipinapangako ko yan bilang alagad ng batas. Ang sabi ng kapitan, naaresto noon si Stong ng mga otoridad at nakulong siya mula noon. Tinupad din ng kapitan ang sinabi nito dahil nang makapasok na siya sa bilangguan ay wala nang nagtangkapang muli sa buhay niya. Doon na rin nagwakas ang alamat ng tinaguriang isang kilabot ng Cavite. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito ay
Travel on the Stone Moon.